ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Narinig ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo at sumang-ayon sila sa kanya. Kaya sinubukan siya ng isa sa kanila na isang guro ng batas sa tanong na ito. Guro, ano ang pinakamahalagang utos ng batas? Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit may isa pang ikalawa na tulad nito. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nabubuod ang buong batas at mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pagtanggap sa walang maliw na pag-ibig ng Diyos. Hindi nagtagumpay ang mga Saduseo nang makipagtalo sila kay Jesus hinggil sa muling pagkabuhay ng mga patay. Sa hangad na ipamukha sa mga Saduseo na nakahihigit ang mga Pariseo, sinubukan nilang ipakita ang kanilang talino sa pakipagtalo kay Jesus tungkol sa mainit na isyu sa mahabang panahon. Alin sa mga utos ang dakila sa lahat? Sa mga paaralan, ibinubukod ng mga rabay ang mga utos na magaan sa mabibigat. Sa kanyang pangaral, binabanggit ni Jesus na ang higit na mahalagang utos. Ngunit hindi niya tinukoy anuman sa 10 utos. Batid niya na kapag ginawa niya iyon, susunod ang walang katapusang pagtatalo. Sa halip, tinukoy ni Jesus ang isang bahagi ng kasulatan mula sa Deuteronomio 6, versikulo 5, na nagsasaad ng pag-ibig sa Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong lakas. Pamilyar sa mga Hudyo ang linyang ito dahil binibigkas sila iyon tulad ng isang panalangin. Isa itong paalala na espiritwal nilang mana bilang bayang pinili ng kanilang pananagutan sa Diyos. Ito ang panalangin itunuturo sa mga maliliit na mga bata. Isang panalangin anay sa Diyos sa buong maghapon. Ang ikanagulat ng marami ay ang pagbanggit ni Jesus ng isang bahagi sa kasulatan na nagsasaad na ang pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa sarili. Pinag-isa ni Jesus ang utos tungkol sa pag-ibig ng Diyos at utos sa pag-ibig sa kapwa. At dito kinilala ang kaibahan at talino ni Jesus. Kung tunay na iniibig ng isang tao ang Diyos, hindi niya babaliin ang anumang utos ng Diyos at sisikapin niyang sundin ang kanyang mga turo. Ang taong tunay na nagmamahal sa Diyos ay hindi mananakit ng kanyang kapwa at sa halip lalo siyang magsisikap na mahalin ang kanyang kapwa sa pag-ibig ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos at sa kapwa ay hindi bunga ng anumang sistema. Nagmumula ito sa pagkaunawa na ang Diyos ang unang nagmahal sa atin at patuloy na nagmamahal sa atin hanggang ngayon. Sa oras na tunay nating maranasan at mapahalagahan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, matatanto natin na ang ganitong uri ng pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit ay ang uri ng pag-ibig na inaasahan ng Diyos na ibalik natin sa Kanya at ibigay sa ating kapwa. Iniibig tayo ng Diyos at wala siyang inaasahang kapalit mula sa atin. Ang pag-ibig niya sa atin ay hindi batay sa anumang katangian o maaari nating maipagmalaki. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi makasarili at walang kondisyon, ay ang uri ng pag-ibig na maaari nating matutunang tanggapin at ibahagi sa iba.